Jenny, okay na. Sige po. Wait lang. Ay, mali. B, okay ka na, B? Jose? Okay na. Kasi. So, good afternoon, everyone. We are the reporters. I'm Torzar Generals, together with my partner, Jose Geraldine. So, our report is all about graphics and illustration in Chapter 3. So, before we proceed to our main topic, first, magkakaroon na tayo ng games. So, ang pangalan ng games is Name It to Win It. So, sa mga gusto pong magsagot, paunahan na lang po ng pangalan. Then, meron po tayong 10 Gcash po. The first one is, ayan. So, dun po sa pictures na apat, sa anong palagay niyo po dinidefine yung pangalan na yan? So, meron po siya dyan na apat na letters, tapos yung huling-huli yung S. Carabeo. Sige, Be, Carabeo. Arts. Okay, thank you po. Dahil po dyan may Gcash po kayo. Pasend na lang po ng Gcash. Sure, Be. Next, last one is, ayan, arts. Ayan. Carabeo. Iba naman. I love you. Give chance naman tayo. Sino po? Danyo. Ah, sige po, si Danyo po. Go, Danyo. Okay. Tama po. So, proceed na po tayo sa pinaka-main topic. So, first is, what is graphics? A graphic refers to just about any single visual elements in composition, including illustrations, photographs, logos, symbols, and other visual elements like lines, borders, and etc. Yung visual elements, ito yung na-report nila, I guess sila Moana, yung ito yung colors, lines, texture, shapes, and so on. In other words, the graphics is a design or a visual representations, images that displayed on a variety of sources, such as illustration, photograph, logos, symbols, and so on. The graphics are created for entertainment, branding, motivating a person, getting interested to the client, and providing information and awareness. Therefore, the graphics is a process that combines art and technology. Why? Because art makes or gives meaning to express their ideas, emotions, etc. While technology is a tool to provide a creativity, imaginative, directed to usefulness to communicate ideas. But graphic isn't about text. It provides a multiple meaning. Ayan. So, sa graphic design, meron siyang apat na types. Unang-una dito yung image-based design, type-based design, image and type design, symbols, logos, and logotypes. Image-based design, pwede po bang pabasa ako neto? Anyway. Sige po, Apostol po. Image-based design is an art where designers develop images to represent the ideas their clients want to communicate. Images can be incredibly powerful and compelling tools of communications, conveying not only information but also mood and emotions.
So, dun pa lang sa definition niya, mas madali na natin magigets kung ano siya. So, yung image-based design, ay yung mga designers, nagde-develop sila ng iba pang design na kung saan mas madaling maiintindihan ng mga kliyente nila or tayong mga taong bumibili ng kanilang product. Like for example nga dito, yung Chili Restaurant, dati ang pangalan ng kanilang logo ay type lang na chilies. So iniba nila ito na ginawa nilang chili na as in sili talaga tapos ilagyan nila lang S. So doon pa lang mamamotivate na or matatandaan ng mga tao kung ano yung dinedefine ng kanilang product. And alam naman natin dito sa Pilipinas, like for example, yung Nike. Kapag may check, ibig sabihin Nike. So doon pa lang, makikita na kagad yung symbol or yung tinutukoy ng kanilang product. Second is yung image-based design pa pala, hindi niya kailangan gumamit ng 1,000 words just to express kung ano yung tinutukoy ng kanilang product. So, mas madaling mag-gets or matandaan ng isang tao kapag pictures or any single pictures na ilalagay doon. So, yung type-based design is an art and process of designing typefaces. This involves drawing each letter form using inconsistent style. Designers are expert at presenting information in a visual form in print, of film, packaging, or signs. So, sa type-based design naman, ginagamitan naman ito ng letters. So, dito, this is commonly used sa mga printing, tarpaulins, packaging, newspaper, magazine, at iba pa. So, dito, sa type-based design, gumagamit sila ng iba't ibang font para mas madaling makainganyo, magkaroon ng interested yung mga tao na bumili sila ng ganon. And alam naman natin, mas madalas natin itong nakikita kahit sa mga social media, yung mga quotes at iba pa. Next is image and type design. Designers are often combined images and typography to communicate a client message to an audience. It is up to the designer not only to find or create appropriate letter forms and images, but also to establish the best balance between them. So dito naman sa image and type design, ginagamitan siya ng image and letters. Like dito sa example na itong damit, kung makikita nyo may salamin siya, tapos may nakalagay na letters na Basti Vision. So doon pa lang, catchy na siya pag nakita siya ng mga client or tayong mga mamimili. At mas mabilis siyang magkaroon ng communicate sa mga tao. Commonly used din to sa mga brochures and textbook, lalong-lalo na sa mga bata. And karaniwan din to ginagamit sa mga damit. Last is yung symbols, logos and logotypes. Isa naman tong art na kung saan nagbibigay ito ng information or identifiers na kung saan mas mabilis siyang makilala. Like yung dito sa McDo, kapag sinabing letter M, so common sense, McDonald's yun. Kapag, ayan naman, yung tulad na sinabi ko na kapag may check, ibig sabihin Nike. So yung mga ayan, mabilis siyang makikilala ng mga tao kahit na symbol lang siya. And kapag once na gumawa ka ng isang symbol, or anything na dun sa apat na types, kailangan minimalist lang siya. Kumbaga, hindi masakit sa mata, hindi siya ganoon katingkad, kumbaga, balanse. Tapos, kapag gumawa ka ng isang logos or symbols ng sa four types ng designs, kailangan bayaran mo siya kasi yung iba plagiarizing. Kumbaga, ayun na yung pinaka trademark ng logos ninyo.
So sa design naman, sa type of design, meron naman siyang process. Unang-una dito yung briefing, design, artwork, and production. The purpose of process design is to ensure that the person or a client gets the highest quality solution and services appropriate to their business, marketing, or communication problem. So these are the four major steps involved in graphic design. The first one is briefing. Initial informal discussion between you and the client, designer, covering project objectives, timing, and budget. Formal meetings to discuss your project in detail and clarify any technical issues. So sa briefing, kailangan nyo mag-usap ng client and the designer para mapag-usapan kung ano ba yung hanggang saan lang yung gagawin nila. Syempre pag-uusapan dito yung objectives, yung budget, ayan yung pinakamahalaga. Syempre kapag naglabas ka ng isang product or sa marketing mo, kailangan magkakasya doon sa budget mo. And yung timing. Yung timing, ito yung tinutukoy na kailangan sa ganitong araw. Kunwari, 2022 mo siya ginawa. 2023 dapat tapos na siya. Ganon. Kailangan naka-include doon sa mismong discussion ninyo. And nakalagay yun sa may mismong parang pipirmahan bago kayo magkaroon ng meeting. Ayon. Tapos, syempre, pag-uusapan din yung timetable, yung mga technical issues, yung guidelines. Ayan. Pangalawa, yung design. Sa design, meron siyang tatlo. Development, presentation, refinement. Sa development naman, dito, i-review ng designer yung mga gagamitin na materials na sisiguraduhin nilang itong project na to is masusunod yung tamang requirements. Syempre si designer, kailangan din niya maglagay ng magpakita ng iba't ibang designs or example doon sa kanyang kliyente. But it doesn't mean ito na yung pinakagagamitin niya. Kumbaga magpapakita lang siya ng mga idea doon sa kanyang client. Presentation, the designer presents visual solution, explain design decision. Dito naman, gumagamit na sila ng technology na kung saan magka-craft muna sila or layout doon sa mismong laptop using technology para makita ng kliyente yung pinaka-idea. Pero hindi pa dito yung pinaka-buo na ito na yung ilalabas nilang product or logos, etc. So, sa presentation, kasama rin yung pag-evaluate ng kanilang logos. Last is yung refinement. Dito na, kailangan you as a designer, kailangan matuto kang magtanggap ng feedback or criticism doon sa iyong kliyente. So, dito nakalagay na rin yung bagong new design. Kailangan kasi kapag nag-present ka, ilang ulit yan bago ma-approve ng mismong client or kailangan kapag naglabas ka ng isang products, designs, kailangan may approve siya. Like for example, sa mga foods, sa FDA, sa mga product naman, ganun din. Like yung mga makeup, marami pang iba. Third is artwork. Your designer prepares the artwork files and provide proof. So dito naman, si designer, kailangan niyang mag... Sorry, na-pause kasi ako eh. Yung designer, kailangan niyang maglagay ng hard copy or soft copy sa both sa client and dun sa designer para may pruweba na ikaw ay naglabas ng ganitong kalaking budget, nag-provide ng product or yung mga logos mo and iba pa. So, sa artwork naman, mahalagang nakalagay din yung signatures or authors para yung ito yung credibility na ikaw nga talaga yung naglimbag or gumawa ng isang product na yon. So, production, the designer forwards the artwork to a commercial printer. The designer views the printer proof and passes the proof on the client for approval. So, dito naman, kapag natapos na yung pinakagawa mo or ito na yung pinaka-final, kailangan syempre
magkaroon ng proof yung mga designer na ito nga yung pinaka-final or ginawa ng isang designer na nagpapatunay na magpapatunay na ito yung pinaka nailimbag namin. So, sunod na post dito si Jose. Wait lang. So, ayan. Tapos na tayo sa graphics. Let's go now on illustrations. So, before I start, can anyone tell what comes in your mind when you hear the word illustration? So, any volunteer? Excuse me. Sino ang reporter? Torzar and Jose po. Torzar. And Jose. Yes. Medyo may magpapatalastas lang ako ng konti kasi kakatapos ang meeting namin, no? Okay po. Is everybody being vaccinated? Lahat ba kayo ay vaccinated? Yes, ma'am. Yes po. Oo, kasi yun ang isang concern kasi we will have our limited face-to-face starting November 8. Magkakaroon ng limited face to face but for education sa November 28 to December 1 but it's only 3 days kasi holidays yung because of Pasay Day, no, and December 30 is a holiday. So maybe we will just meet for 3 meetings, no? 3 meetings kasi yung hindi naman yung affected yung 30 sa atin kasi wala talaga akong klase ng 30. It's only MWPH, no, TTH. So I hope everybody is being vaccinated kasi yun ang problema ng mga senior citizens na professor. Sino ang professor nila, si Ma'am Ramos? Kami po, ma'am. 3-2 kayo, di ba? Yes po. Oo. Kasi tinatanong niya kung vaccinated. Hindi din ako makapagsabi ng lahat kayo ay vaccinated kasi hindi naman pa ako nagtanong sa inyo kung vaccinated kayo, no? So, kasi kanina hindi niya rin daw na itanong, it's only yung English 3-1 ata yung tinanong niya. So, yung 3-2, hindi. So, sabi ko, hindi naman ako makapagsabi na, ay ma'am, estudyante ko sila, sasabihin ko sana. Kaso nga lang, hindi naman ako nakapagtanong sa inyo kung are all vaccinated, no? So, okay lang kung vaccinated kayo. Since na ito ang subject natin ay marami, no? But it is limited. So we will just give activities. So at least maybe I'm going to group you parang may mga leaders, then yung mga activities na gagawin ninyo ay it will be collected by leaders, no? So kung sa bagay yung record ko ay naka-record naman lahat yung mga pangalan ninyo, so siguro ang gagawin ko ay tawag dito, you are 48, no? 48. Yes po. Ang arts ay 48 eh. Yes po, ma'am. Okay. So 12, no? 12 by 5. By 4. 12 by 4. 4 groups. Hindi natin pwede gawin ng 5 groups. Pag 5. Okay lang siguro yung 10 groups na lang. 5 groups, no? By 10. Yung isa ay 48. 8.
O yung dalawa ay 9, 9. Parang yung tatlo ay 10, 30 plus 18. O 9, 9. So group 1, 2, 3, 4, 5. Then I will assign leaders to collect the activities that we are going to do, no? Kasi it's limited ano face to face. Siguro ang gagawin alternate, no? Group 1 and group 3. Group 1, group 3 and ano kaya kung 6 na lang? 6 times 8. 48, di ba? 6 groups. Parang mag-target yung ano, yung unlimited face-to-face natin. Sa susunod na ano, na meeting, yung another group, di ba? Yes, ma'am. Siguro okay yung ganun, no? Okay yung ganun na ano gagawin natin. Sa, let's say, Tuesday, 1, 2, 3. Then, Thursday, 4, 5, 6. Okay ba sa inyo yun? Yes po. Oo, kasi ano eh, parang magkasya tayo dun sa, ano, sa room. Kasi, ano, you must provide yourself with face mask. And then, you provide yourself with baon. Kasi, bawal yung lalabas. Wala tayong kantin. So, you bring your baon with you. No? Kasi, ano nga ang tawag doon? Kung 8, so 24 ang papasok. 24 din sa susunod na papasok. But, the 24 will do the activity at home. Diba? Parang at least kapag klase. So, asynchronous and synchronous, no? Ang gagamitin natin. Kung ano yung lesson na ano, yung ano na, gawa na lang sa bahay. Siguro i-online ko muna, then gagawin ninyo yung ipapagawa ko sa inyo, then magkaklase yung ano ninyo, yung ka-classmates ninyo. Anyway, ano na yun, tawag doon, kunti na lang kasi ang tawag dito, kunting face-to-face na lang. Then, sa second sem, yung talagang face-to-face, pero limited pa rin ang face-to-face sa ano, sa second sem. Ma'am, pwede po magtanong? Oh, yes, sir. Ma'am, ano, paano na topic po ba doon, limbawa may health conditions po, mga ganyan? Pagka may mga health conditions po, ma'am, papapasokin pa din po, ano, ma'am. Mga health conditions, andito nakalagay dito. Sandali lang, ha. Kasi ano, ano ko yung pinagmitingan namin. If you're not feeling well, do not go to school. Kasi parang hindi naman magdagdag ng virus sa ano sa school. Kasi magkakaroon naman ng ano, ng kumbaga, yung termo, diba meron sa gate pa lang, malalaman kung ikaw ay, ano, so advise students who are not feeling well not to go to school, nakalagay dito. So bring their own baon, always check the face mask, tapos number of students, yung malalaki, kailangan, ano, hatiin, parang at least, ano, no? So, yan. Then on November 10, we will have our education clustering. Tapos November 8, we have our virtual, no? Virtual ano meeting with ano with the dean, no? Ang education. So November 10, we have our face-to-face clustering using the users using the LMS, no? Mag-aano kami ng learners materials, no? So we will be using materials on the second sem,
No? So yun yung pag-aanohan namin. So we will have a seminar regarding the Neo LMS. Pag may sakit ka, hindi ka pwede papasok. You always, as long as you ask permission from me, kung may ano, you're not feeling well, so, well, hindi papasok. Kasi bawal yung papasok yung ano. Parang hindi naman, ben, oo, hindi naman tayo, alam ninyo naman yung ano natin, yung CUP natin, may nag-occupy ata pa sa baba, sa second floor. Tapos, doon kami sa fourth floor at saka fifth floor. Pero ang sabi namin, kung pwede, yung mga senior citizens, hindi dapat doon sa ano, doon sa fourth floor at saka fifth floor, di ba? Kasi yun ang clamor ng mga senior citizens. Yung ano. Sa akin, okay lang. Pwede pa ako makaakyat sa fourth floor at saka fifth floor. Pero yung iba, those who are already in their 80s, ganun. Ma'am, question po ulit, ma'am. Oo. Yung ano po, ma'am, yung mga health condition po, like yung mga, may mga minsan atake ng seizure, yung mga ganun po, ma'am, yung comorbidities. Ano, maybe I'm going to ask, ano, I'm going to ask the dean kung ano ang gagawin ano, dun sa may mga ganyan, na may, yung anong tawag dun? May term dyan eh, di ba? Hindi naman yung, is it disability? Oh yeah. Ayun, itatanong ko kay Dean kung ano ang gagawin siguro. Kasi may online pa rin eh, pero yung Saturday classes lang yung online. Pero oo. Ma'am, pero sabi naman ni Dean, pwede naman ano yung kwan ng online, kaya lang yung ano, wala si Ma'am. Bituloy ko na ba? Or antayin ko si ma'am? Feeling ko ba ano? Antayin mo na lang si ma'am. Sige.
natin tawag dito? Ano nag nag ano nag lowbat yung aking cellphone? Hello. Ma'am, pwede po magtanong? Oh, yes, yes. Oh. Paano po, ma'am, kunyari nagkasakit po sa mismong face-to-face, consider na po ba na absent yun or maipapagawa hindi, po para... Hindi siya absent kasi yung tawag doon, let's say I divided you into two, still the half will do an activity at home. So, ma'am, tapos kapag leaders kapag yung ano, let's say, ano, ikaw ay, ano, hindi ka absent, pauwiin ka namin. You are excused kasi ano ang tawag doon? Ano eh, may sakit ka eh. Ma'am? Oh yes. Paano po yun kapag, ano po, if ever, November 28 po is Monday, kung hahatiin po kami, yung half po namin is papasok ng Monday for schedule ng Monday. Then, paano naman po yung sa Wednesday? Kung ano, hindi. Kasi kung ano, hindi. Ang ano kasi doon, kung bakit hatiin, because of the big number of, ano, of students, no? Ngayon, siyempre, habang andun ka sa bahay, you have an activity to do. Bibigyan kayo ni teacher ng gagawin. Then, one will collect. Kung sino yung leader, siya yung magko-collect. Kasi it doesn't mean na hindi kayo wala kayong gagawin on that day. Just so ano nga yung kwan ng unlimited face to face. Kasi siguro ang gagawin na lang i-online ni teacher yung ano yung gagawin ninyo sa mga leaders, then the leaders will be the one to give the activity sa ano sa inyo na parang at least, and then she will be the one to collect the activity that will be done on the day. So ano, naintindihan ninyo yung ano yung gusto kong gagawin ninyo on that day. Kasi 48 kayo eh. Maari, ano lang siguro yung ano, limited lang. Kasi 24. Yung 26, yung sa math, pwede sa akin yun, 26. Kahit yung ano, 36, yung social studies, pwede ko i-ano na ang tawag doon. Pwede ko rin hatiin yung social studies kasi 36, gawin ko ng dalawa. Kasi panggabi yun. So yung morbid, ano yung tawag doon, yung may mga ano, may mga sakit. Sino, ilan sa inyo ang may mga ano, nararamdaman sa katawan? Apostol po, ma'am. Carabeo po. Carabeo. Kanya po. Carabeo at saka Uyan, si sino? Chenes po. Chenes. Oh, you just tell me parang at least ano, tapos ilagay niyo kung ano ang sickness meron kayo so that I can ask the dean kung pwede kayo ano doon na lang sa ano. Hindi kayo kasama sa ano face sa limited face to face. Kasi ang mangyayari diyan, i-online ko yung iba sa inyo parang at least. Ano, makapag ano kayo, tapos we will just choose kung sino yung mag-online, yung mag face to face. Pero hindi eh. Kailangan kalahati mag face to face, alternate na lang. Opo, ang tawag dito si ano Carabeo, i-ano mo sa akin kung sino yung ano yung may nararamdaman sa katawan, tapos parang
ano, then i-send mo sa akin yung ano, parang maitanong ko kay Doc Melvin. Sige po, ma'am. All right, who is the reporter today? Jose po. So, teka muna, may tatanong ako. So, understood yung hindi kumuha ng examination, ibig sabihin, hindi na siya pumapasok. Like, for example, si Graboso. Pumapasok yes, pa ba? Yes, ma'am. Hindi na po siya napasok. Oo, hindi na siya pa. Tapos si Maruhom, kumuha siya ng examination. Pero wala siyang quiz. Si Maruhom? Eh, bakit pumasok pa po? 31. Ang tawag dito... kung sino nakakakilala niya, tanungin kasi you have three quizzes, tapos lahat yung three quizzes wala siya. Titignan ko yung ano, yung record ko, parang ano. Lahat pala may ano midterm. Ang ano ko lang yung mga iba sa inyo, kulang ng quizzes. So okay lang kung ano siguro ang tawag doon, bilangin ko na lang yung quizzes ninyo, tapos yun na lang talaga ang score ninyo, no? So all of you ano sa isa ibang section pala yung ano si Graboso na hindi nagpapasok. Lahat kayo pala ay pumapasok dito. So all of you have your midterm examination. So the highest so far is na nakita ko dito is 60. No? So marami sa inyo yung ano 1 2 From, di ba, 1 to 60 po yung quiz, ay yung exam po pala. Oo, yung exams, 1 to 60. So, there are
There are four who got 60. Si Obias, si Kabalpin. Tapos si Karabaes, Karabeyo and Kasin. Then who got 59? Si Buyong. Si ano pala, 60 din, si Danyo. Tapos si Bulyo. Anyway, all of you pass kasi ang mababa, ang pinakamababa lang is 43. Yes, 43 ang pinakamababa. So halos lahat kayo ay pasado sa ano. Walang nakakuha ng median. Kasi ang median is 30. So si ang nag ano report ngayon ay si Jose at saka si Torzar po. Yes. Si ate mo. Oh, kasi ano ang tawag doon? Yung anak ko ay face-to-face sila sa Lycee. Nung first semester pa sila face-to-face. Araw-araw napasok. Tayo lang ang ano eh, online. So, still unlimited pa yung ano natin, yung face-to-face na ano sa second sem. Ma'am, bali po yung groupings po. 8 members, tapos 6 groups. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun ang papasok ng, ano, ng Tuesday. Tapos, yung sa susunod na ano Thursday, yung 4, 5, 6. Pero, habang nagkaklase din kayo, there will be an activity to be given to those 4, 5, 6. Then ganun din pagdating ng Thursday, 1, 2, 3 will have also an activity na gagawin. Wherein the leaders will be the one, I am assigning the leaders to collect kung ano yung pinagawang activity. No? So siguro, ang ano natin na lang, we will continue on with our tawag dun, online dun sa let's say sa tatlo parang at least makagawa yung inyong ano ng activity maybe it's a reflection on the reporter's ano activity. Okay pa yun. We will just give a reflection on what we have heard and how the reporter reported his reports. Okay lang yun na ano ganun ang gagawin natin so that you will pass yung ano kasi i-ano dun sa ano sa kwan ng LMS. Hindi na sa Google Classroom tayo magsasubmit kundi sa LMS na pag-ano. Kasi we will be having our seminar for the new LMS. Then, dun papasok ang mga gagawin ng bawat bata.
Then, on our examination, siguro, hati, pag ano, papasok yung ano, kasi, face-to-face yung, ano na, yung finals natin. Okay na sa inyo yun, no? Kasi at least, ano naman tawag dun, yung ano natin, yung lesson natin, andun naman yung ano. So, siguro, ang gagawin ko na lang, based from the reports, dun manggagaling yung ano, yung inyong ano, multiple choice test, parang at least, hindi ano. Just give the ano your reports to the reporter, parang at least maka ano na sa ano ng panang examination, makagawa ng ano ng it will be coming from the reports yung mga examination na gagawin. Okay lang sa inyo yon. Yung ganun na ano na ano natin understanding natin sa ano sa panang activity natin, since na you are big, no, 48 is already big yun, no, so siguro hahatiin ko na yun, parang ano, parang kunti lang yung upuan dun sa face to face dun sa ano dun sa CUP. All right, siguro yung ano yung reporter, ano, you can continue with the report kasi we still have ano 15 minutes. 15 minutes parang ano pag ano i-dismiss ko na yung class. Ma'am, pwede pong magtanong po? Oh, yes. Kami po ba, ma'am, yung magugrupo po, ma'am? Ano no? Kami po ba yung magugrupo po? Oo. Hindi. Ako na, according to, ano, alphabetically arranged. Oo. Kasi parang hindi na masira yung, ano, yung, kasi gumawa ako ng class record. Ayan. May class record up. Parang hindi na masira itong class record ko. I-ano ko na lang, tawag doon, i-group ko kayo, alphabetically arranged. Then, one leader and assistant leader to be placed, parang in case na si leader ay wala, si assistant leader will be the one to do, no? So, leader and assistant leader, no? Parang si assistant, pag andyan si leader, siya yung ano ng attendance, no? Si assistant leader, she will be the attendance leader. Parang at least, ano, tawag doon, maayos yung ating, ano, yung takbo ng ating, ano, klase. At saka, maayos din yung, ano, ng inyong mga grades na meron, hindi mawawala sa, ano, ng grado. Yung, ako ay nagpapasalamat kasi even though you are big, no, still nag-a-attend kayo ng ano ng klase. But to some sa ano sa social studies parang apat yung ano yung binanggit kong pangalan sa social studies pala yun. Yung tinatanong ko yung ano yung pinaka leader ko, pinaka ano ng attendance kung sila ba talaga ay nakikita pag nagkaklase kami online. Tapos sabi, ma'am, excuse me. Oo. Ma'am, hindi ano talaga. Tapos sabi ko, bakit kumuha ng midterm tapos wala siyang quiz, 'di ba? So, I have to find out kung ano ba ang ano talaga yung ano yung problema yung ano yung estudyanteng yun, she might be a working student tapos nag-o-open lang siya ng ano ng link tapos ano for her to have her attendance pero hindi nakikinig kasi nagtatrabaho siya at saka isa pa yung mga nagtatrabaho bawal maghawak ng cellphone habang nagtatrabaho ka, di ba? So siguro yun ang ano ang pan doon, problem doon.
Ma'am, pero ngayon po, permission to speak. Oh, yes. Ma'am, ano na lang po, pwede po bang kami na lang po yung maggrupo? Sino? Kami na lang po maggrupo, ma'am. E di ma-ano, masira na rin yung ano ko. Gagawa na naman ako ng ano, panibago. Ah, sige po, ma'am. Oo. Kasi yung tawag dito, kasi ang mangyayari dyan, baka magsama-sama yung marurunong. Tapos yung ano, kasi ang maganda naman nyo, you will be sharing your ano, your knowledge, knowledge to those also, to those ano, students na medyo mahiyain, ganun na ano. Yung gusto ko naman yung ano, you can meet other friends wherein they learn from you and you can learn from them also, ganun. Yun ang gusto ko na ano, na mangyayari sa inyo. Parang at least kahit papaano, natulungan mo siya, natulungan ka rin. Ma'am. Okay ba yun sa inyo? Kasi pag ma'am, nagsama-sama yung mga intelligent, edi sila lang ang may ano, ang mataas naman ng grado, tapos yung mga kasama ninyo, mababa ang grado, ganun. Ayaw ko yung ganun. Gusto ko yung heterogeneous, parang at least kahit papaano, natulungan ka, natulungan mo rin sila. Yes po, ma'am. Yung inaano po kasi ni Birongoy, ma'am, pag kami po yung namili, pwede namin hilahin yung mga mahihiyain po. Parang isasama dun sa mga hindi mahihiyain para po mas okay po yung face-to-face na mangyayari. Yun po yung pinopoint ni Birongoy. Oh, sige, gawin niyo, pero be sure na hindi magsama-sama yung ano. Be sure na hindi magsama-sama yung tawag doon, yung marurunong. Kasi makikita ko din naman sa class record ko eh. Kung sino yung marunong, sino yung hindi marunong. Oh. Sige. Kasi baka mamaya nagsama-sama yung ano, yung tawag dito. Eh, kawawa naman yung pinagsama-sama ninyo naman yung mahina, ganun. Hindi naman ibig sabihin na mahina, pero yung ano na kinakailangan niya yung tulong ng other students. Ma'am, may question lang po ako. Hmm. Paano po sa ibang subject, ma'am, kung kunwari po sa inyo, group 1, group 2, group 3, tapos kunyari alphabetical yung pumasok sa inyo, tapos sa iba namang subject is hindi alphabetical. Paano po yun, ma'am? Yun lang. Kasi usually naman, ang ginagawa talagang ano eh, hahatiin yan alphabetically eh. Kasi kung ano yung binigay ni Doc Melvin sa amin, ganun yun ano. Kasi alphabetically arranged yun nakalagay sa Google Classroom, di ba? Alphabetically arranged yung nasa Google Classroom. Kasi makikita ko din naman kung ano eh, kung sino yung papasok sa inyo sa ano, sa since na nabanggit ni ano ni Doc Ramos na papasok kayo sa kanya ng ano din. Ano oras ninyo kay Doc Ramos? Tuwing Monday and Wednesday po. Tuwing Monday and Wednesday. Sa akin, Thursday at saka Tuesday, no? Yes po. So, hindi apektado. Okay lang. Kasi Monday, MWF naman siya. Pero sa atin, di ba, Tuesday naman tayo. Thursday. So, hindi problem, no? Kahit ano, hatiin natin yan ng 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6. Okay lang kasi Tuesday, Thursday naman. As long as all of you are being vaccinated, tapos
prepare your ano your face mask pag kayo ay nasa CUP, pag kayo ay may nararamdaman, huwag kayong papasok. You give an excuse letter that you are sick. No? Kasi sa akin, excuse sa akin, pag yung sinabi ninyong may sakit, hindi ko i-upset you. Alright, so ano si Jose? Jose, ang ano ngayon? Meron yes, ka bang in-lecture pa? Yes, meron pa po, ma'am. Sige na yung continue, parang ano, meron pang nalalabi. 10 minutes lang. Sige po. So, ayun nga, balik tayo sa illustrations. Tingin ko lang yung slides. Ano muna, we will have our picture taking first. Parang at least, ano ang tawag dun? Meron tayong kopya. Open cam po. One, two, three. Smile. Ayan, thank you. Okay, so what is illustrations? Illustration is one of the most versatile art forms in today's visual culture that creating an imagery to accompany a text or explain a concept. There are many illustration styles suitable to different formats, from magazines to children's books to comic books. As with other art styles, illustration has evolved with technology. Expanding on the style of hand-drawn traditional illustrations, computers now allow illustrators to create digital art. So some examples of illustrations are sketch, drawing, painting, photographs, or other kind of image of things seen, remembered, or imagined using a graphical representation. Next slide. These are the types of illustration. Editorial illustrations. An editorial illustration is a form of art that brings to life a text and can be used in both digital and print media. Professional illustrators work with writers to bring together images and words, giving readers a visual aid that reads like a short story. Editorial illustrations aid the main story and they either lose sense or cannot exist on their own. Next type is the technical illustrations. Technical illustration is a field that deals with the creation of drawings aimed at explaining complex, specialized concepts. These depictions are usually aimed at visualizing physical objects or concepts by using symbols and labels. So, ito yung mga kadalasang ginagamit ng mga teachers para mas lalong maintindihan or mas ma-explain sa mga estudyante kung ano yung pinaparating ng isang lesson or ng isang topic. Next. Concept art is a popular artistic medium in entertainment. While it may look like a digital painting, concept art actually has much more in common with traditional art pieces than other types of illustrations, like infographics, for example. It's typically used in video production as well as video games.
Concept art comes in handy as it lets key stakeholders visualize elements before production. So in concept art, connected din dito yung technology. Sa subject natin na technology, makakatulong yon para makabuo tayo ng isang concept art. So connected siya sa isa't isa. Infographics are popular method of visualizing information. Not only are infographics more engaging than plain text, but they are easier to remember. The best infographics simplify complex topics and make them visually pleasing and understandable. So itong infographics is para siyang yung mga brochures na pinapamigay sa mga advertisements. Ito kasi ay mas makakatulong para mas maintindihan or magamit yung imagination ng mga students pagdating sa pagdi-discuss ng isang lesson or ng isang topic. So, ang infographics ay creative and persuasive. Next slide. Number 5, advertising illustrations are pivotal in modern times. The main idea behind advertising campaigns is to draw customers' attention to the product that is being promoted. The desired illustration is a combination of a couple of words, usually no more than 20% text in the image, in a fancy font, paired with an illustration that either uses the color theory or sticks to the brand colors. A strong visual hierarchy in ad illustrations navigates the user to read the text. So for example, dito yung mga fast food chains natin. Like what you seen in the picture in KFC, pag nakita tayo ng bucket na red with lines, so alam na agad natin na KFC yung brand na tinutukoy nun. And another example is yung Popeyes. Pag nakita natin yung malalaking letters na color orange, ay mas marerecognize natin kung anong brand or kung anong company yun. Next is fashion illustration is a key part of any fashion designer's work. Illustrators can explain style ideas in a way that is both instantly understood and visually appealing, speeding up the process of brainstorming and allowing designers to focus on the task on hand. So dito naman sa fashion illustration, more on mga designers or yung mga mahilig magtahe ng mga gowns and ng kung ano-ano pa. At sila yung gumagamit nitong fashion illustration. Dito sila nagbe-base kung anong designs or kung gaano ka-creative yung gagawin nilang product. Next. Package illustrations are essential for brands. They have to accomplish two goals: give each product a unique look in the eye of the customer and draw attention. On top of that, these drawings should emphasize the company's identity. So package illustrations is simple as label. So this is very important, lalo na pag yung mga important details ng isang product ay kailangan nakapaloob dito. Next one is the 3D illustrations are one of the biggest trends in the last years. With 3D models, designers and users can be better visualize spaces, which in turn helps the decision-making process. Next is niche illustrations. They lean towards art and combine different techniques than the other. More popular illustrations today, wood carvings, watercolor art, etc. So, sa panahon ngayon, hindi na masyadong popular yung mga ganitong arts since lahat ay naka-focus na sa technology. So, more on like infographics, doon na tayo naka-focus. Century kasi natin ngayon is more on technology na. So, medyo hindi na natin nabibigyan ng pansin yung mga sinauna nating tradition kung paano gumawa ng arts like wood carving. Pero ma'am, we are still using the niche illustrations. Lalo yung pag may patay, yung nilalagay sa kanilang lapida. Yes. Okay. Then, some professors o yung mga dignitaries, they prefer the wood carving rather than the yung mga marble, ganun. Kasi yung mga marble, para lang dun sa patay yun. Pero pag yung sa wood carvings, lalo pag ikaw ay isang professor, yung ilalagay sa table,
Yes po, ma'am. And then meron pa pong one example nito is yung meron pong mga teachers na nagpapa-project sa mga bata sa gamit eye soap or kahit anong bar soap na doon po magka-carve. Oo, wood carving. Which is nagiging project po. Pero ako hindi na ako magpapa-project yan kasi post-match. Ano na lang. Siguro ang ano ko na lang yung ano, tawag doon. More on ano na lang siguro ang ipaano ko sa inyo. Yung mga illustrations na ano na, parang cartoons, ganon. Yung pwede gamitin ng mga bata. Yes po. Oo. Hindi na yung ano yung mamahalin. Kumbaga, yung ipa, ano, you can draw it through the use of computers, gano'n na. Magkukuha lang ng mga drawings doon, mga art, gano'n. Siguro yung ano, oo. Hindi na ako magpapa-project ng mga ganyan. Kasi I know the plight of each students and I even heard the mayor before na, si UP, ang dami nilang pinapa-project sa mga bata. Tapos pinapaano niya sa amin, sabi, wala kami karapatan na mag-ano sa ano mayor kasi ano yan, that is ano CHED. Sabi namin yung ganun. Kasi ang daming pinapa-project eh. Ang pinapa-project pa mga halaman, di ba? Yes. Sa kung sa bagay yung halaman ay nilalagay doon sa ano surroundings ng ano ng CUP. Kasi alam niyo naman yung mga parents, ganun, mga parents ninyo, they are complaining. Ano, so siguro ano I will just ano kung magpapa-project man ako, it will be ano the easiest way to get a project na hindi gagastos ng ano kundi printing lang ang ano ipapaprint ninyo tapos yun. No? So that you can have a project. So based on ano, so mamili lang ako kung saan kayo kukuha ng ano ko, ano yung project na ipapaano ko na isang project that can be ano used. Ayoko yung wood carvings. Yung ano na lang, yung andun na yung kulay sa ano sa computer. It will come from the ano from the computer. Okay. Okay. Okay po. Next slide po. Sorry, yun na pala yung last slide. Before I end po, I just wanna add some information. Okay, ma'am, you see art around you all the time. No doubt your attention was once seized by an interesting editorial graphic, which offered an intriguing metaphor to a drug politics-related story you'd never dive into otherwise. So, the type of art we call illustration has twofold purpose. The first and foremost is that it speaks to you. It tells you a story, visually represents an idea, conveys a message, delivers information, offers a visual accompaniment to text, or etc., and it does something. And second, but certainly not least, it presents that something is an interesting and engaging fashion. So that's all for the report of graphics and illustration. Thank you. Addition po, ma'am. Yes, Ms. Torzar. Yung graphic and illustration po, sa traditional po, ang ginagawa po talaga is handmade po siya. So habang lumipas po yung panahon, tumataas din yung economics and iba pa. Ginamitan po siya ng technology which is mas nagkaroon po ng meaningful and colorful doon sa graphic and illustration to convey message, ideas, information for those people who willing to buy their products, marketing, at iba pa po. Yun lang po, ma'am. Yes, kasi ano ang tawag doon, kumbaga, mas lalong nadagdagan ang ano ng kwad na ano, graphic at saka illustrations. Kasi noon, simple-simple lang yung illustrations eh. Diba? Pero ngayon, ano na, mas lalong napapansin ang mga kwan ng different kinds of illustrations because of their color ne, colors, no? Tapos yung paggawa, naging, kumbaga,
naging unique ang paggawa dito sa kwan ng illustrations, no? So, nadadagdagan habang umaano ang panahon, mas lalong tumitindi ang kanyang kahalagan. All right, so thank you very much, Ms. Torzar and Ms. Jose for your ano for your reports, no? So, alam niyo ang tawag doon, you come up with a very comprehensive report, no, wherein everybody can make use of it in their everyday life or in the future, so that you will become entrepreneurship with this ano kind of work. Pwede ninyong gawin entrepreneurship yun, no? So that pagdating ng araw, yayaman kayo sa pagiging illustrator, no? Lalo pag illustrator kayo ng libro, no? Illustrator kayo ng libro, alam nyo malaki yung bayad ng mga illustrators. Illustrator kayo ng newspapers, illustrator kayo ng magazines, malaki ang ano ang bayad, especially if you will go abroad, no? So, sino sa inyo ang mag ang gustong maging illustrator? No? Kasi napansin ko yung yung aming mga art teachers, no? Ang gagaling nila talaga na ano nung nagpa workshop ako ng modules, no? Module writing. So, we need illustrators to do the the pictures. To be placed in the modules. Meron silang ano through technology, meron silang ginagamit parang magamit dun sa ano. Kasi hindi pwede kokopyahin mo lang yung andun sa libro. Kailangan you make your own illustration. No? So I hope one of you will become an illustrator. So, thank you very much, reporters, at saka everybody understood the report. Then later you will give a quiz, no? So Neverio, you assist them, Neverio and Carabello. Neverio on this is Carabello. Sige, thank you very much. So you have your your time to your next subject. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.